Good afternoon guys, and again welcome to the Mechanical Engineering Vlog. At ngayon guys ay ituturo ko sa inyo about sa connection ng 3 wire or 3 lead sa spin motor. Guys, yung motor na to guys, yung ginagamit sa mga twin tab na washing machine, ano, yung isa yung wash motor niya at ito naman yung sa kanyang dryer or spin motor, ano guys. So ito nga guys, meron tayong tatlong leads or tatlong wire na lumalabas sa motor niya. Meron tayong red white, blue white at saka yung yellow blue, ano. So guys, sa tatlong wire na yun guys, malaman natin yung kung saan doon yung kanyang common, ano guys. So base sa kanyang diagram na makikita sa kanyang nameplate guys, ay mayroon itong ang spin motor na to ay single phase 240 volt 60 hertz at 40 watts yung kanyang motor, ano, na may 1660 rpm o revolution per minute. So guys, yung sa diagram, ano, ni rewrite ko yung kanyang schematic diagram at from the diagram guys, makikita natin na ang blue white at saka yung yellow blue, yan ang naka-connect sa ating line, yan ang line ko, ano guys. So yan nga guys, ano, tinitisting ko na at maandari natin base sa kanyang kusundin natin yung kanyang diagram, ano guys. At isasaksak natin siya sa ating extension wire. So guys, kaya kita natin sa diagram ini yung common niya guys, yung kanyang kulay blue, yun ang common niya. At yung running niya yung kulay ko yung running niya. Ayun guys, yung yellow, yun ang common niya. Yellow white common, yung blue white, yun ang kanyang running, ano guys. So yan ang lalagyan natin ng plug, ano guys. Yellow blue at saka yung blue white, ano. Yan ang kanyang running at saka yung common niya guys, ano. So makikita natin guys, sasaksak na natin to sa ating outlet para makita natin kung buo pa yung motor, ano guys. Bali ito guys, yung kaya kinalas ko yan guys, dahil gagawin kong pinaka spare siya guys, ano. So yung nakita natin guys, umiikot pa rin, ano, yun, umiikot pa yung motor niya guys. So buo pa siya, ano, wala pang sira yung kanyang spin motor guys. So yan nga guys, gaya nga sabi ko ay gagawin natin itong spare na sa coconut grater, ano, kakayuran ng nyog. At yan nga guys, yan ang kanyang schematic diagram. Yan. So guys, madali lang, ano, 3 wires o 3 leads. One single speed lang ito guys, spin motor, ano, single speed lang siya. Kaya 3 leads lang siya. Pag nag 4 leads, ibig sabihin nyo na dalawang speed niya, 5 leads is 3 speed, ano. So guys, yan nga, ano, kita muna, madali, simple lang naman yung kanyang schematic diagram. Yan yung kanyang capacitor guys, ano, starting capacitor or running capacitor niya, ano. Yan ang tara kunik sa running at starting wire niya, ano guys, yung capacitor. So yun na nga guys, ano, tinitesting natin at makita naman natin na umaandar siya guys, ano guys. So kailangan na lang niya ay makita na nga kanyang yung pinakatalim niya guys. Yun, hindi pa dumadating kasi yung hindi online guys, yung tali buo na siya guys, yung kakalpak na lang dyan. At saka gagawa na lang siya ng kanyang base para magamit na siya sa
alternate or spare para sa ating business na kultura ng inyo. Ganun guys, so marami kasi dito naghahanap ng gatagay sa loob para sa ginagawa sa pagluto nila, mga kakanin at saka yung mga pangilang mga guys. Ano. So kailangan na may pagmaramihan guys na okay. Kailangan na marami tayo na tukuran guys para mabilis yung mabilis din sa mga tapos sa mga guys hindi natatambakan. So guys, yan lang ano, sana may napulot kayo about sa wiring ng 3D motor na pwedeng magamitin sa paggawa ng tukuran ng coconut grater. So guys, maraming salamat ulit ano, at magandang araw sa lahat.